Sa malawak na kaharian ng Serranya, naninirahan si Prinsesa Eldoria na nagtataglay ng puso na may singlinaw ng tubig ng dagat at singlinis ng batis ang kalooban. Subalit walang sinuman na makapagbigay paliwanag kung bakit dinapuan ng misteryosong sumpa ang prinsesa. Isinilang ang mahal na prinsesa na walang mukha at pinaniniwalaan na sino mang makakita sa itsura ng prinsesa sa likod ng banda ng tumatakip sa kanyang mukha, agad na mawawalan ng buhay. Napatunayan ang sumpang ito noong isinilang ang prinsesa. Ang unang tagapagsilbi na nakasulyap sa mukha ng prinsesa, biglang nanigas ang katawan at nawalan ng buhay. Ang mga kawal naman na hindi sinasadyang makakita sa mukha ng prinsesa at ilang mga utusan sa palasyo, pare-pareho ang sinapit. Alam ng bathala na hindi ito nais ng prinsesa. Araw-araw na humihiling ang prinsesa na sana'y maglaho na ang sumpa, nang sa gayon ay wala nang mapahamak. Bagamat maayos na nakakakita ang prinsesa, wala talaga siyang makikitang wangis sa kanyang sarili. Kaya mula pa pagkabata, lumaki siya na palaging nakatakip ng manipis na tela na sapat lamang upang makakita siya habang naitatago pa rin ng kanyang mukha sa lahat. Inilagay din siya ng hari at reyna sa itaas na bahagi ng palasyo upang mailayo siya sa mga magtatangka sa kanyang buhay at sa magiging epekto ng kanyang sumpa. Batid niya na talagang mahal siya ng hari at reyna kahit paminsan lang silang dumalaw sa kanya. Ni hindi rin siya mahawakan ng mga ito dahil na rin sa takot. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa nakakakilabot na sumpa ng prinsesa sa loob at labas ng palasyo. Natakot at nangamba ang lahat ng nasasakupan. Maraming nagpoprotesta na dapat lang napalayasin ang prinsesa at ipatapon sa malayong lugar. Ngunit may ilan rin namang nagtatanggol at nagsasabing hindi hinangad ng prinsesa ang mga nangyayari. Ilang tanyag at mauhusay namang gagaway na kilala sa paghabi ng mga mahika ang dumayo pa sa kaharian ng Serranya upang subukang pagalingin ang prinsesa. Sa kasamaang palad, dalawa sa kanila ang nawalan ng buhay nang hindi sinasadyang makita ang mukha ng prinsesa. Sa kabila ng lahat, wala pa rin nakapagpagaling at nakaalis ng sumpa. Kaya naman wala nang sumubok pang pagalingin si Prinsesa Eldoria. Gayunpaman, hindi nawala ng pag-asa ang prinsesa. Bawat pagsilip ng araw, walang sawa siyang nagdarasal sa bathala. Patuloy rin ang pagsusulat niya ng liham para sa hari at reyna at sa pamilya ng mga nabiktima ng kanyang sumpa para sa paghingi niya ng tawad. Kahit kailan, hindi niya kinamuhian ang mga taong tumuturing sa kanya na masamang nilalang. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakahihintay ng prinsesa. May nagpadala sa kanya ng liham mula sa isang hindi kilalang manggagaway. Hindi kasi nakalahad sa sulat kung ano ang pangalan nito. Nakasaad sa liham na sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, mabubuo ang tinatawag na salaming kristal na nakatago sa isang batis na matatagpuan sa isang kagubatan na malayo sa kanilang kaharian. Ang salaming kristal ay pagmamay-ari ng isang matandang diwata. Ipagkakaloob lamang iyon sa karapat dapat. Ito ay may kakayahan na basagin ang kahit anong uri ng sumpa. Nag-iisa lamang ito at walang katulad. Siguradong hindi magiging madali ang paglalakbay sapagkat lahat ng magagandang bagay ay may karampatang pagsubok. Kagyat na nagpadala ng liham ang prinsesa upang maipahayag sa hari at reyna ang impormasyong kanyang nalaman. Buong pusong humingi ng permiso ang prinsesa na payagan siyang maglakbay at subukang hanapin ang salaming kristal
sa pagbabakasakaling yun ang sandali na kanyang pinakahihintay. Hindi niya matatanggap na lumampas ang ganitong biyaya ng bathala. Subalit buong araw ang nagdaan, hindi nakatanggap ng tugo ng prinsesa mula sa kanyang mga magulang. Sa gitna ng kanyang pagtangis, kumatok sa pinto ng kanyang silid ang pinakatapat niyang tagapagsilbi. Yumuko ito sa harap niya at saka nagwikang, "Mahal na prinsesa, tutulungan ko kayong makatakas sa kahariang ito upang mahanap mo ang salaming kristal." Napahinto sa pagtangis ang prinsesa. Nalilito at nahihiwagaan siya kung bakit handa siyang tulungan ng isang tagapagsilbi samantalang batid nito na maaaring buhay niyang maging kapalit dahil siguradong magagalit ang hari kapag nalaman itong tinulungan niyang makatakas ang prinsesa. Tumugon muli ang tagapagsilbi at nagsabing walang makaalam ng lihim na pagtakas ng prinsesa. Walang sinayang na sandali si Eldoria. Kumuha siya ng tinapay at nagbalot ng ilang mga gamit niya. Sa tulong ng matapat niyang kawal, tinahak nilang sikretong daan palabas ng palasyo. Inakyat nila ang mataas ng tarangkahan. Mabuti na lamang at naroon ang tagasilbi para alalayan ng prinsesa. Nang makalabas ang prinsesa, laking pasasalamat niya sa tagasilbi. Tatanawin niya itong utang na loob habang buhay. Bagamat hindi nakikita ng tagasilbi ang mukha ng prinsesa, alam niya kung gaano kasayang nagpapasalamat ito dahil sa ginawa niya. Nangako ang prinsesa na dadalihin niya ang salaming kristal sa kanyang pagbabalik habang nagmamadali siyang lumakad papalayo sa palasyo. Muli pang lumingon ang prinsesa. Yun ang unang pagkakataong makita niya ang palasyo mula sa labas pagkat noon pa lang niya naranasang makalabas. Puno ng galak ang puso ng prinsesa. Bagamat madilim ang paligid, natanaw niya pa rin ang ilang kabahayan at mga puno sa paligid. Kinuha niya ang maliit na mapa na kasama ng liham na kanyang natanggap. Yun ang daan patungo sa kagubatan. Inabot siya ng bukang liwayway bago matunto ng kagubatan. Pagkarating na pagkarating niya doon, nagitla siya pagkat hindi lang siyang naroon sa gubat. Marami pang iba ang naghihintay doon. Karamihan sa kanila ay mga dalagitang mula sa maharlikang pamilya at ang ilan naman ay mga prinsipe at prinsesa na nagmula pa sa iba't ibang kaharian. Doon lamang napagtanto ni Prinsesa Eldoria na hindi lang pala siya ang isinumpa at marami silang nag-aasam na mapasakamay ang salaming kristal. Inilibot ni Prinsesa Eldoria ang kanyang paningin. Mukhang elegante ang mga naroon sapagkat may kasama pa silang mga adila. Napansin niyang masama ang tingin sa kanya ng mga dalagita. Hindi rin nakalampas sa pandinig niya ang parinig ng isang prinsesa para sa lahat ng naroroon. Pinaalam niya sa lahat na si Eldoria ay ang prinsesa na isinumpang walang mukha na sino man ang makakita sa itsura nito agad na babawian ng buhay. Kaagad na nagtinginan ang mga naroon at kagyat na lumayo kay Prinsesa Eldoria. Yumuko na lang ang prinsesa sa labis na kahihiyan. Unti-unti ay may pumatak na luha mula sa kanyang mga mata. Pero agad siyang napahinto sa pagtangis nang marinig niya ang boses ng isang dalagita na tumalo sa mata pobreng prinsesa. Sinabi nito na isinumpa rin ito kaya nasa lugar ding yun at bagay lang daw sa kanya na magkaroon ng dalawang sungay dahil sa ugali nitong may pagkadimonyita. Pagkatapos magsalita ng babae, inalis niya ang makapal na sombrerong tumatabon sa ulo ng matapobong prinsesa at tumambad ang dalawang sungay sa ulo nito. Sumigaw ang babae sa kahihiyan, lalo pa nang tinawanan siya ng mga nakakita. Doon, napangiti si Prinsesa Eldoria. Nilapitan niya ang mayuming babae na nagtanggol sa kanya at nagpabatid ng pasasalamat. Nalaman niya na ang pangalan ng babaeng iyon
ay Prinsesa Anita. Simula nung oras na yon, nagsama na silang dalawa sa buong paglalakbay. Sa paglalakbay ng lahat upang mahanap ang batis, mayroong matandang ermitanyo na nakahiga sa daan. Hapong-hapo, habang pilit ay tinataas ang kamay at humihingi ng maiinom. Karamihan ng mga prinsesa at prinsipe, dinaanan lamang at hindi man lang pinansin ang matanda. Habang ang iba naman, nagbitiw pa ng hindi magagandang salita. Ano ba yan? Bakit ba pahara-hara yan sa daan? Hindi mo ba alam na isa akong prinsipe? Bulyaw ng lalaki na sinisisi sa matanda nang muntik na siyang matisod. Hindi pa ito nakontento. Dahil sa matinding galit, walang awa niyang sinipa ng malakas ang matanda. Sa labis na awa ni Prinsesa Eldoria, agad siyang lumapit sa ermitanyo at agad niyang tinanong kung ayos lang ba ito. Sinundan din siya ng kaibigan niyang si Prinsesa Anita. Nakma na sanang sisigawan ng lalaki na sumipa sa matanda, pero umiling si Eldoria at pinigilan si Anita pagkat hindi niya nais na muling magkaroon ng gulo. Nanghingi ang matanda ng inumin at binigay naman ng prinsesa ang lahat ng dala niyang inumin. Nag-alala si Prinsesa Anita dahil wala nang iinumin si Prinsesa Eldoria sa kanilang paglalakbay. Gumiti lamang ang huli at sinabing ayos lang yun sa kanya. Pagkatapos nun, kinuha naman ni Prinsesa Anita ang kanyang tinapay at hinati yun sa gitna. Ibinigay niya sa matanda ang kalahati at itinago naman niya ang natirang kalahati. Bago umalis ang dalawang prinsesa, iniabot ng matanda ang isang kahon na naglalaman ng tatlong espesyal na bulaklak sabay sambit ng "Ang bawat bulaklak ay may natatanging kapangyarihan. Ang unang bulaklak ay nagbibigay ng talino at kaalaman. Ang pangalawang bulaklak ay nagbibigay ng tapang at katatagan. At ang huli at pinakamahalagang bulaklak ay magbibigay sa inyo ng tunay na pagmamahal at pagpapahalaga sa inyong sarili." Bagamat naguguluhan ang dalawang prinsesa, taus-puso nilang tinanggap ang regalo mula sa ermitanyo. Hindi nila inaasahan na ang mga espesyal na bulaklak pa lang yun ang makatutulong ng malaki sa kanilang paglalakbay. Pagod na ang lahat sa paglalakbay, kaya naman nagpasya sila na magpahinga na muna at magpalipas ng ilang sandali bago magpatuloy sa paglalakbay. Ngunit nagpatuloy ang iilan sapagkat sakay naman sila ng karuwahe na buhat-buhat ng kanilang mga alila. Subalit ang labis silang pinagtatakahan, hindi makaalpas ang kanilang karuwahe sa daan na parang may nakaharang doon na hindi nakikita. Sinubukan ding maglakad ng iilan upang alamin kung anong nangyayari, ngunit kahit anong gawin nila, walang sino man ang makalampas doon. Natigilan silang lahat ng sumulpot ang isang duwende at nagwika sa matinis na boses. "Hindi ninyo mararating ang mahiwagang batis hanggat hindi ninyo nasasagot ang aking bugtong. Sino man ang makasasagot ng tama, sila lamang ang makaalpas sa halang na aking ginawa." Ito na bang sinasabi nilang pagsubok? Sa talino kong to, siguradong ako lamang ang tanging makararaan sa harang na yan. Bulalas ng mata pobreng prinsipe at agad na lumapit sa duwende upang sagutin ang bugtong. Ngumiti naman ang duwende at dahan-dahang silambit ang bugtong nito. "Bugtong-bugtong, hindi prinsesa, hindi reyna, ngunit bakit may korona?" Nakakunot doong sumagot ang matapobring prinsipe. "May magnanakaw ng korona? Pinaglololo ko mo ba ako, bubuit? Ang sinamang umangkin sa korona ng hari at reyna, pupugutan ng ulo." Hih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 
humagalpak sa pagtawang duwende habang bigo namang makatawid sa harang ang mapagmataas na prinsipe. Marami ang sumubok sa bugtong ngunit karamihan sa kanila hindi nakukuha ang sagot. Hanggang sa ang dalawang prinsesa na sina Eldoria at Anita na ang kinausap ng duwende. Bugtong-bugtong, hindi prinsesa, hindi reyna. Ngunit bakit may korona? Sa gitna ng pag-iisip ng dalawang prinsesa, biglang nagliwanag ang hawak nilang kahon na nakaagaw pansin sa lahat. Pagbukas nila, nakita nilang umiilaw ang isang bulaklak na nagtataglay ng talino at kaalaman. Pagkakita sa bulaklak, mabinis na dumaan sa alaala ni Prinsesa Eldoria ang isang prutas na palaging hinahatid sa kanya ng kanyang tagasilbi. Nagkatinginan ng dalawang prinsesa at tila ba sa isang iglap, alam na nila ang sagot sa tulong ng espesyal na bulaklak na galing sa ermitanyo. Ang sagot ay prutas na bayabas. Sabay na sagot ng dalawa at nagulat ang lahat ng papasukin ng duwende ang dalawang prinsesa upang malampasan ang harang. Nang matawid ng dalawang prinsesa ang harang, napansin nila na kakaunti lamang ang mga nakatawid sa pagsubok. Kung noong una, hindi pa sila babilang dahil sa dami. Ngayon, walo na lamang silang tagumpay na nakalampas sa harang. Labis na nagalak ang dalawang magkaibigan, pagkat napagtagumpayan nilang dalawa ang pagsubok. Padilim na ang paligid, kaya naman nagpa siya ang mga natitira na huminto muna at ipagpaliban ang paghahanap sa mahiwagang batis upang makaipon ng sapat na lakas. Naghati ang dalawa sa tinapay at natitirang tubig at sabay na nagdasal sa bathala, nagabayan sila para sa susunod na paglalakbay. Kinabukasan, tunog ng pag-angil ng leon ang gumising sa lahat. Labis ang paggagitla nila ng kanilang mapagtanto na napapalibutan sila ng mga dambuhalang leon. Sa pagkakataong iyon, may diwatang sumulpot at tagwika na ang mga leon ang susunod nilang pagsubok. Yun lang ang sinambit ng diwata at kagad na itong naglaho. Marami pang tanong na naglalaro sa isipan ng dalawang prinsesa, ngunit wala na silang oras sapagkat hinabol na sila ng leon. Tumakbo si Prinsesa Eldoria. Takot na takot siya sapagkat yun ang unang pagkakataon na makakita siya ng isang leon. Sobrang bilis ng takbo ng hayop na sa kaunting sandali lamang maaabutan na nito si Eldoria. Lalo pang binalot ng takot ang prinsesa nang makita niyang nalapanan na ng dambuhalang leon ang karamihan sa kanyang mga kasama. Subalit muling umilaw ang pangalawang bulaklak na siyang nagbibigay ng tapang at katatagan. Nung oras na yun, nagkaroon ng lakas ng loob ang prinsesa para huminto at titigan ang mabangis na leon. Doon niya napagtanto na ang leon na yun ay hindi pala totoo. Sumisimbolo lamang yun sa kanyang takot. Takot na kamuhian siya at makapahamak siya ng ibang tao dahil sa kanyang taglay na sumpa. Kasabay ng paglaho ng lahat ng takot sa kanyang puso, naglaho na rin ang dambuhalang leon sa kanyang harapan. Nagagalak siyang yakapin ang kaibigang si Anita sapagkat napagtagumpayan din ito ang pagsubok na yon. Lalo pa silang nagalak. Lahat ng pagod nila ay napawi nang matanaw na nila ang mahiwagang batis. Napansin ang dalawang prinsesa na silang dalawa lamang ang matagumpay na nakatapos sa pagsubok. Muling sumulpot ang diwata at nagsabi na masaya siya na naroon sila. Ngunit isa lamang sa kanila ang maaaring kumuha ng salaming kristal. Pagkagat ng dilim at pagkabilog ng buwan, kailangang magpasyang dalawang prinsesa kung sino sa kanila ang kukuha ng salaming kristal.
Labis na nalungkot si Prinsesa Eldoria sapagkat hindi man sinasabi ng kanyang kaibigan kung ano ang sumpa sa kanya. Batid niyang kailangan din ito ang salaming kristal upang mabasag anuman ang dinadalang sumpa. Napalapit na ang loob niya sa kaibigan at hindi niya nais makasakit. Ngunit kailangan na niyang gumawa ng desisyon. Isang desisyon na maaaring makasira o makapagpatibay sa kanilang pagkakaibigan. Buo na ang desisyon ni Prinsesa Eldoria. Mahirap man sa kanyang kalooban, mas nais niyang magparaya. Para sa kanya, mas magbibigay sa kanya ng galak ang pagtulong sa kanyang kaibigan. Hindi na mahalaga sa kanya na makita pa ang kanyang pisikal na anyo. Tinanggap na rin niya na habang buhay na siya sa loob ng palasyo at walang sino man ang makakakita sa kanya upang hindi siya makapagbigay ng panganib. Ngunit nang sabihin niya ito sa kanyang kaibigan, umiling ito. Labis ang pagkagulat ni Eldoria nang makita ang biglang pag-iba ng anyo ni Anita at naging isang diwata. Ikinagagalak sabihin ng diwata na nalampasan niya ang pagsubok ng pagpaparaya. Hindi raw siya dapat mangamba dahil sa simula pa lang batid na ng diwata na para sa kanya talaga ang salaming kristal. Dahilan para mapatangis ang prinsesa. Hindi siya makapaniwala na ang kaibigan na siyang gumabay sa kanya ay isang diwata na tagapagbantay ng mahiwagang batis. Diyakap ni Prinsesa Eldoria ang kanyang kaibigan at sabay silang naghintay sa unti-unting pagbilog ng buwan. Nagliwanag ang paligid kasabay ng pagbilog ng buwan. Nagwika ang diwatang si Anita na yun na raw ang huling pagsubok. Maaari na niyang apuhapin ang salaming kristal. Sumunod si Prinsesa Eldoria sa gabay ng kanyang puso at buong tapang na lumusong sa napakalinis na batis. Isang salamin ang biglang tumindig sa kanyang harapan. Bahagyang nagulat si Eldoria nang makitang mayroong refleksyon na mukha sa salamin. Sobrang ganda ng nasa kanyang harapan at hindi siya lubos na makapaniwala na sa kanya nga ang refleksyon na yon. Buong buhay niya, nasanay siya na wala siyang nakikitang mukha at palaging nakatakip ng bandana. Ngayon, ang refleksyon na kanyang nakikita ay isang matapang na prinsesa na may dedikasyon. Nagbunyi ang salamin at bahagyang napaigtad ang prinsesa nang marinig ang sangtinig na nagmula mismo sa loob ng salamin na tila kinakausap siya ng kanyang sariling refleksyon. Siya raw ang salamin ng kanyang tunay na pagkatao. Nais nitong mabatid niya ang halaga ng kanyang sarili bago niya tuluyang maalis ang sumpa. Bagamat punong-puno ng pagtataka si Eldoria kung paano niya malalaman ang halaga ng kanyang sarili, biglang umilaw ang huling bulaklak na siyang nagbibigay ng tunay na pagmamahal at pagpapahalaga sa sarili. Nagpakita ang salamin ng mga karanasan at tagumpay ng prinsesa. Nakita niya ang pagmamalasakit niya sa mga naninilbihan sa kanya sa palasyo, ang paghingi niya ng tawad sa mga naging biktima ng kanyang sumpa, ang pagtulong niya sa ermitanyo, ang pagmamahal niya sa kanyang mga kaibigan at pamilya, ang lakas at tinis ng kanyang kalooban at ang kanyang dedikasyon na mabasag ang sumpa. Sa bawat panandali ang pagtingin, unti-unti niyang natutuklasan ang kagandahan ng kanyang kalooban. Napatid ng prinsesa ang malalim na pagkaunawa sa katotohanan na ang tunay na kagandahan ay hindi matatagpuan sa pisikal na anyo, kundi sa kaibuturan ng bawat puso ng tao. Ang kanyang sariling pag-ibig at pagtanggap sa sarili ang magbibigay daan upang tuluyang maglaho ang kanyang sumpa. Sa ilalim ng buwan,
Unti-unting nagkaroon ng magandang mukha ang prinsesa. Ang dating walang mukha ay napalitan ng maamo at maunawaing mukha na sumasalamin sa kanyang kagandahang loob at kalinisan ng puso. Batid niyang hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Kaya lubos siyang nagpapasalamat sa kanyang matapat na tagapagsilbi na siyang tumulong sa kanya. Sa manggagaway na nagpadala ng liham, sa matandang ermitanyo na nagbigay ng espesyal na bulaklak, at sa kanyang mabuting kaibigan na hindi niya inaasahang makikilala niya sa gitna ng paglalakbay. Nagbalik si Prinsesa Eldoria sa kaharian ng Serania, daladala ang mas maliwanag na pag-asa. Lahat ay nagbunyi at kilala ang prinsesa, hindi lamang sa taglay nitong panlabas na kagandahan, kundi pati na rin sa ganda ng kanyang kalooban. Hindi nagtagal, hinirang na rin na reyna si Eldoria na siyang patuloy na magbibigay ng magandang adhikain upang mapaunlad ng nasasakupan. Isang inspirasyon ang patuloy na lumulukob sa buong kaharian na hindi nasusukat ang kagandahan sa pisikal na anyo, kundi sa taglay na kaalaman, kabutihan ng puso at taglay na kahusayan.